First of all, I would like to thank Sirica for inviting me here. I was informed this morning that since 2013, I think it's only me was invited to deliver a paper in Sirica from CLSU. So my topic for today is to discuss about the recent developments in irrigation for the sugarcane industry. And to start with, let me present to you the state of the Philippine sugar industry. So there are about 423,000 hectares of sugar land in the Philippines. But take note that 80% of these farms are less than 5 hectares or less. Less than 10% are above 100 hectares. Then for economic data, 87 billion pesos is the annual contribution to the economy in the industry. This involves 65,000 farmers, 700,000 workers, and 5 million dependents. Now the next data is very important. The average yield per hectare in the Philippines is about 59 ton canes per hectare. So the range is from 39 to 76. Compared to our neighbor, which has an average production of 70 ton canes per hectare. The current cost of production is from 70 to 100,000 pesos per hectare. What are the challenges of the industry? There's a need to produce more sugar efficiently, productively, but with a lower cost. That is for profitability. Then we have also to consider changing climatic conditions. And this is related to our water resources. This water is a major limiting factor for productivity and expansion of new areas for sugarcane. Because the industry expansion depends upon efficient use of water in production. So increasing water productivity. Okay, what is the vision of the sugarcane industry in 2024? So a strategically diversified sugarcane industry. And below these are the goals. And one of the goals related to my talk this morning is productive and viable farms at 75 ton canes per hectare. Remember that I have presented to you the average yield of sugarcane at 59 ton canes per hectare. And the target is to increase it by about 30% to about 75 ton canes per hectare. So it will be comparable to our neighboring Southeast Asian countries. Okay, now in 2015, the Sugar Industry Development Act was approved. And the primary goal of SIDA are the following. It's the promotion of the competitiveness of the sugarcane industry, to maximize the utilization of sugarcane resources, improve income of farmers through improved productivity, product diversification, job generation, and increased efficiency of sugarcane mills. Now, with this information, Picard funded a research program on sugarcane. The program title is Boosting Sugarcane Industry Through Smart Farming Techniques. So there are about five components, project components of the program. There are mechanization, nutrient management, and one of the projects is about smart water management strategies for sugarcane. The objective of this project is to increase the yield of sugarcane production by 30%. Parang kamakalong target na SIDA. Now, the specific objectives are to provide information on current irrigation status and practices, develop the optimum irrigation scheduling
and increase water productivity in sugarcane production. Now, the first objective is to gather baseline information. So we did some surveys in about 4 producing provinces of sugarcane. So it's from Pampanga, Tarlac, Batangas, and Negros Occidental. From our survey, we have found out that if irrigation is being practiced, the level of production increases by about 45 to 60% increase in yield. But most of our sugarcane planters do not irrigate. For example, looking at the data from Negros Occidental, from our respondents, we have the different methods of irrigation, from no irrigation to flooding, furrow, drip, and sprinkler. So from the data, most of the respondents do not practice irrigation. They only depend on rainwater. For the yield comparison, the average for no irrigation is about 62.5 tankings per hectare. But with irrigation, the average is about 80.6 tankings per hectare, or an average increase of 29%. And then the range of irrigation cost and production cost. 3.7% of production cost is for irrigation. Okay. Now, what are the different irrigation practices that we have observed? In Negros Occidental, most of the irrigation practices is through flooding. So, meron siyang papa, then they deliver the water to the farm through aluminum pipes and PE pipes. So, this is from La Granja. Then we have in Bacolod City, in Barangay Cabu. It's also with the use of flexible polyethylene pipes. Then also in VRS farms in Bacolod City, in Hacienda Santa Maria, in Talisay City. We have also in La Castellana, Negros Occidental. These are some of the farms that uses flooding irrigation. Now there are two general sources of irrigation water. One is surface water through creeks, through rivers. Just like in Hacienda, Ikbanulong, Barangay Robles. And the other one is from groundwater sources. Okay, the photo shows the pump is taking water through STW, shallow tube wells. Then, through our visit, we were surprised that this is one practice of irrigation using a hose. A handheld post to irrigate sugarcane farms. Para magagarden lang siya, no? But imagine if you will be irrigating 10 hectares using this. But surprisingly, they are using this method of irrigation. Now, this is efficient, but of course, it's time consuming. So, level intense. So, we have also some innovations being done by farmers. Yung main line niya, ilagay niya ng butas. So para sabay-sabay daw ang inflow of the water to the furrows. So kaya maganda pag lumalabas kayo sa field, you will experience a lot of things. But of course, efficiency is another matter. Then, we have furrow irrigation where sugarcane are being irrigated to the furrows in between the plant rows. So this is commonly used in Batangas, Tarlac, and in the province of Pampanga. Most of these farms are classified as small farms. Imagine meron palang sugarcane farms na less than 1 hectare. Alam natin, mga 50 hectares. So there are farmers that are
planting sugarcane in small scale. So, 2 hectares, imagine that it takes about 5 days to irrigate 1 hectare. So, tumataas naman yung yield niya from 52 to 75 plantains per hectare. Now, imagine nyo kasi yung flow dun sa maliit lang, discharge. So, matagal, lalo na kung mahaba yung furrow length, no, matagal siyang irrigate. The same as in Batangas, no? 4 hectares, 5 days 10 per hectare. Ito mga 7 horsepower na diesel pump. But imagine, there's always an increase in yield through irrigation. Okay, in Negros, ito na yung medyo nakakariwa sa itong mga ito. So, they are using mechanized sprinkler irrigation. This is a hand-move sprinkler. 3 hours, they are able to irrigate 1 hectare, kanina 5 days, 1 hectare. But of course, you have to consume a lot of fuel from this, and a lot of labor. And if you do not have a good design of your sprinkler irrigation, anong mangyari, no? So, kailangan, you should take into account the soil characteristics, for example, the application rate. Para lang yan pagpumulan, hindi kaya absorb ng surface, mag-run off lang yan. So, ang ating target, i-minimize yung run off para ma-efficient ang ating irrigation. So, ganito na nag-work yan, lilipat-lipat nila. So, this is the pump, the engine, from open source, from Canalcon. Then, ipid nila sa mga mainline. This is the end sprinkler. So, nag-sprinkler siya. So, pagkatapos nito, for some time, istat nila ito, ililipat na naman nila yung linya. Yung lateral. Papaklasin nila, ililipat ulit. Then, ito yan. So, dismantle, then install it again. Then, operate. So, recycle. So, it takes it requires high labor requirement and high energy requirement. Okay. So, may mas maliliit naman na sprinkler, mas magagaan. Pero tingnan nyo yung mga makina ang ginagamit. Ang makina ng truck. And then, using turbine pumps. Fuel consumption is 12.5 liters per hour. Kung 30 pesos ang 40 pesos na ba, diesel? 30 sa mga 300 per hour yan. 300 per hour. So, 5 hours, 1,500 per hectare. 1,500 pesos per hectare. So, mabilis ang kwenta. Para makapag-irrigate ka. Okay, now, 74 hectares have been irrigated by this type of so, similar system in San Carlos City. No? So, imagine kasi ang advantage ng sprinkler irrigation dun sa sloping land. Pagka surface irrigation lang yan, yung furrow, mamumroblema ka rito. But for sprinkler irrigation, no problem kahit sloping yung area. Now, ito yung pinakamoderno na kita namin ang sa ECJ farm. So, ito yung engine niya. Ito yung drill. Now, itong hose na to that you will see here at the below, no? Ito yung nakapalupot dun sa rim. Atake muna yan hanggang sa end ng farm. Then, slowly, at a speed of 60 meters per hour, 60 meters per hour, yun yung takbo nun. Nire-recall niya yun, yung hose. So, habang nire-recall niya, na-irrigate yung farm. Ang width naman nung boom
It's about 40 meters. 40 meters. So ayun ang registration. And it cost 750,000 per unit. But they are also getting the same result. No, mga 90, 85 tons, 10 kings per hectare din. Pero mas malaki ang initial investment na nila. So itong asyenda natin, meron yata silang limang ganito. Nakadistribute. So isang style nila, nakabagsak yung nozzle. Ano kaya yung advantage? What's the advantage? Ibababayan. Kasi kung sprinkler, ang problema ng sprinkler, magkahumangin, yung distribution niya sira na. Nagkakaroon na ng bias niya. Pero pagka close to the ground, spray niya, okay lang yan. So ito yung low elevation spray application. Yeah. But in Bacolod, some parts of Bacolod practice drip irrigation. Just like in Calatrava Sugar Alliance. Sabi ng manager, yung manager hindi yun yung may-ari, hindi yun yung planter. Sabi natin yung farmer ng rice, parang mahirap eh. Yung planter ng sugarcane, yung pala yung mayaman, planter lang ang tawag. Yung planter, may manager. Okay. So according to the manager, maraming advantages ang drip irrigation over sprinkler. Kita nyo kanina yung mga litrata, no? Manpower requirement sa kanilang practice, they need only 4 persons, 4 individuals against 8 sa sprinkler tayo ngayon, palipat-lipat ng mga aluminum pipes. And then with the use of fertigation, very efficient ang gamit nila ng fertilizer. And then of course, the low energy requirement. Kaya lagi kong dinidiscuss kanina yung pure consumption. Okay, now, from the data, kung gagamit ka ron ng netapins, advertisement. Pag nag-install ka ng drip irrigation, more or less, ubus ka ng 130,000 pesos per hectare installation. So yung irrigation, yung sugarcane, hindi lang naman one time, no? May mga, nakahanin ka ng first plant. 1 year yun, ha, yung sugarcane. Miratod ka pa. Puputuloy mo lang, patutubuhin ko ulit yun. May mga variety ng sugarcane na pwede siyang hanggang 5 raccoons. Kaya habang tumatagal ang paggamit mo ng variety na nasusulit yung irrigation equipment mo. Yun eh kung maganda yung variety. Yung farmer tumikita sa unang raton. Dahil wala nang land prep yun. Wala ka nang kailangan ng planting material. Diba? So, less expense na yun. So, normally daw, medyo 40 lang ang kita mo for the first year. Pero pagdating ng raton, first raton, ando nang kita mo. Eh, pababa ng gear. Hanggang stay point na balasahin uli yung farm mo, pagtingin ko uli naman. Kaya kung mas mahaba magamit mo yung tinanim, then mas malaki kita mo, mas sulit yung drip. Lalo na if the installation of your drip system is sub-surface, nasa ilalim ng lupa. Okay, ito yung sa Philippine Company naman, sa Hawaiian Philippine Company sa Negros din. So instead of installing the drip lines below ground, ginawa nila ng surface para madali nilang i-retrieve after ng magamit. Normal kasi, nakita nyo kanina, mga irrigation system, mga sprinkler. Pag dumating na yung ulan, nililigpit na nila yan. Pre-store it sa bodega nila. No? So, tapos na. Hanggang makaano na yan, hanggang makaari na yan. Hindi na nililigpitan yun dahil suportado na lang ulan. Kaya ang critical, halimbawa dito sa Batangas, Pampanga, Interlac, so, normally ang tanimin niya
ng December, January, February, March, April, mga kalitian ng May, wala ng irrigation na supplemental. Ulan na. But it's very critical yung first stages of growth ng sugarcane, introduction ng tubig. Makikita nyo mamaya. Then you also have this setup in Tarlac, in Paniki Tarlac. Now the area is about 3.6 hectares. Ina yung gastos niya, 130,000 per hectare. The system can irrigate 1 hectare per day. Nagpahinga naman isang oras. May 23 hours ang operation. Okay. So, ang diameter ng kanyang main ay 63 mm. Ang kanyang drip lines, no, ay 16 mm. Ang distance niya 1.5. Pero ang installation niya below ground, 30 centimeter below ground ang installation ng drip lines. Yun ang subsurface drip irrigation. Okay. Now, ang istorya daw nito, happy. Happy ang farm at ang net appeal sa 130,000. So, 65. Tumaya yung net appeal. If there will be a significant increase in yield and it's profitable, then agriculture corporation will buy irrigation components from Netapim. So doon nakikita yung Netapim. But first, Netapim has to demonstrate through this farm that this irrigation will be profitable in this sugarcane farm. Ito na. So another component of the project funded by Picard is to conduct an experiment on irrigation scheduling. And in this project, we have compared drip irrigation, furrow irrigation, and farmers' practice. And we have conducted this experiment in Florida Blanca, Pampanga. Andun yung maraming tanim ng mga tunog. Within the experimental site of Larek. Larek is the Luzon Agricultural Research Extension Center of the Sugar Regulatory Administration. So we have planted the seed pieces 30 centimeter below ground, but we have installed the drip lines 40 centimeter below ground or 10 centimeter below the planting material, the seed piece. And then below the drip lines, we have installed our soil moisture sensors, dalawa, to monitor the behavior of the soil moisture, pagbaba, pagtaas ng moisture. Okay. Now, these are the installation. These pictures shows the installation of our drip laterals. Then we have individual bulbs for each plot. It was done last December 2014. Okay. Tinest namin yun. And then, tinabunan na after. So, simple lang yung setup namin ng source. This is for this drip system. And the 7 horsepower diesel engine to power a centrifugal pump for power irrigation. Then we have to calibrate our soil moisture sensor. It's a decagon EC5 soil moisture sensor. So, meron calibration card. Now, itong figure na to, meron kami treatment na. 75, 50, and 30% ng available water. For example, if your treatment is 50% of the available moisture, from the full point or the fill capacity, pagbababa siya ng kalahati ng available water, i-refill mo na. Patubig ka na. Yung 75%, pag bumaba ng 25%, mag-refill ka na. So, yun mga treatment. So, ito yung aming data logger, and then naka
install yung aming sensor. Ito yung aming seed pieces or the planting material. Ang aming planting density or rate is 3 laxas or 30,000 seed pieces per hectare. Ito po yung aming variety yun namin. Okay, so ito yung analysis ng soil namin with regards to texture, pH, and other parameters. And we have, these are very important data for irrigation, compact capacity, and our permanent wilting soil. Ang depresya kasi yan, yung ating tinatawag na total available moisture. Okay, doon maglalaro. Siyempre, hindi ka magpapatubig pag permanent wilting, matay na na. Then, fertilizer material, we have followed the recommendation of SRA. We base our application and second doses. We have also installed a weather station. Because from the data from the weather station, we can estimate the evapotranspiration. And then from the potential evapotranspiration, we can have an idea of the water consumed. Which also involves the crop coefficient of sugarcane. Okay, then regularly we are monitoring the soil moisture content. Meron po kami staff with farm. Ito yung deep irrigated plots, February 13. Hindi kami nag-monitor ng 14th at Valentine's Day. Ito po yung sa farm. Okay, kaya makikita nyo, ang depresya, ito sa mga pictures na susunod, pinagtabi namin yung deep irrigated plots at saka yung farmers practice sa Pampanga at Tarlacan, hindi nagpapatubig. Kasi kung minsan, hindi naman kanila yung area eh. No? Nag-re-restock sila. So, ayaw medyo ano silang i-develop yung area. At karamihan din naman doon sa production areas ng sugarcane, mahirap ang tubig. Kasi kung pinitubig yun, baka palayan na yun. So, water scarce areas at saka mga undulating areas, yun ang pinagtatanggal ng sugarcane. Yung prime areas eh, siyempre, high value, higher value crops ang itatanggal. Kaya kung hindi sugarcane, mapapansin nyo pag nag-ikot kayo, kamote kahoy, ang dami. So, dyan sa Batangas, nakita nyo, medyo, dyan sa mga hindi patag, ano na dami yung dami. Okay, no, ito, April 17. Yan na siya, no? So, ang average height ng drip irrigated crops ay 35 cm. Nasa 7 cm pa lang yung irrigation. At 168 days after planting, ito na ang depression niya. Siyempre, pag mas mahaba yung tubo, mas mabigat. Ito na naman yung logic. So, 202 days or 7 months after planting. Ito na siya. Ngayon, tumaas ba tumaas noong 273 days after planting? Nag-ulan na eh. Diba? So, medyo sumipa yung farmer's practice. Pero, hindi na niya kayang kabulin yung nakapatubigan na sugarcane. So then we regularly we are measuring the stalk height, yung stalk diameter, kasi related din sa timbang, eh, no? Mas mataba, mas mahaba, mas mabigat. Okay. And the bricks, para makita natin kung yung palang sugarcane, pag malapit na sa 20, ang bricks rating mo, pwede mo nang harvesting. And then, the stock leg nung harvest, nung tinimbang na, no? Pati diameter after harvest. And we extract juice para sa ma-determine namin ang quality ng juice. Dahil ang importante niyan at the end, yung ipoproduce niya na matamis, sugar. So, ang germination rate, 99
yung control 95, pero kung i-consider mo yung 30,000 seed pieces per hectare, malaking bagay din yun, no? 30,000, 5% ng 30,000, magaling na. 1,500 din na. Yun. Okay, now let's go to do sa crop height ng December, talagang mababa yun sa control. No? Na halos 4 na metro na yung para irrigated, 3 metro kalahati yung drip, 2 metro lang yung control. So, ibig sabihin, yung isang stock mo, mas mababa ng 1 metro, kung meron pang 25,000 population sa per hectare, eh, malaking bagay yun, di ba? Na 25,000 meters na natubo, timbangin mo yun. And it will show na sa ating data, medyo hindi siya natin, ito yung available stock, talagang significant ang diferensya ng mga ating treatment for irrigation method between furrow and drip. Tingnan nyo na hindi namin sinasabi mas maganda ang drip dahil nilito sa data, mas maganda ang performance ng furrow irrigated plots which need less investment dahil wala kang drip lines, wala kang 130,000 per hectare. Kasi yung pump, ganun din yun eh. Pareha sila ng mga, kailangan mo rin ng pump sa para, kailangan mo rin. Ang difference lang ng dalawa, yung mga laterals, no? Saka yung main. Which cost 130,000 per hectare. So, mas maganda performance ng crop sa paro, no? Ganun din sa weight per plot. Now, anong target natin gamitin? The average, the national average is about 59 tons per hectare. Remember, mauna natin dito. Na ang gusto ng industry ay ma-reach niya ang 75 tons per hectare. Yan naman kasi 59, inagay ko kanina, naglalaro eh, kasya sa demand natin. Kung hindi kasya, makapag-i-importa na. Pag-importa na, bago pa magdumating yung kailangan pala natin mag-importa. So, kailangan meron na tayong yield estimates. So, yung SRA natin, nagmamapping na sila ang mga sugarcane farms. Pati yung kanyang, may model na sila for yield estimates. Pero doon sa Australia, meron silang machine harvester habang kina-harvest yung tubo, may dumadaan sa parte ng harvester, ipinupukol na yung data sa sugar mill na ganito na karami na harvest dito sa farm na ito. Para nakahanda naman yung sugar mill pagdala doon. Okay, pag tayo sa irrigation. So ganito yung style ng kanilang farm irrigation doon. Lay flat post. Yung mga 30 cm itong lapad nito. Pag pinasukan mo ng tubig yan, haalis yan, di ba? And then ito, mga parang plastic cups lang na nakasaksak niya. Yan yung labas ng tubig. For every paro, no? Okay. Ngayon, ang kagandahan nito, yung conveyance efficiency niya mataas. Dahil pag sa kanal yan, marami siyang percolation, seepage, kung ano na pang losses. Kung mahabang-mahaba yung ating kanal ng mga maraming portion ng mga bago pa maka-apply sa farm, nag-ubos na yung tubig na sa kanal. Okay. So may mga bulbs sila na minubuksan kung gusto nila magpatubig yung right side, left side. At makita niya kanilang supply dito sa ilalim yan. No? Tapos mayroong mga parang pulver to na mataas. Para ma-increase yung head. Ngayon, dinugtungan nila yung technology. Ginawa nilang automated ang furrow irrigation nila. So, meron silang controller dito. Powered by solar yung kanilang controller.
So merong sensor na nakakalat sa field, no, na na-access mo yung data in real time. Yung partner, kahit nasa bahay siya, nakikita niya kung ano nangyayari sa field niya. No, through those sensors distributed along his field. Wireless, kaya kahit nasa ang lugar yung partner, alam niya, no? Kaya niya mag-gawa ng desisyon. But, itong mga sensor na ito, nakakopol din sa mga models, mga yield models. Ang ginagamit nila dito, nasabi-sabi yung upstream model, parang visualization model, capsulation model, para ma-optimize din yung yield na ganito dapat ilagay mo moisture. Ito yung farmer. Ito yung planter. Doon lang na kinakontrol yung irrigation system niya sa tablet niya. Kaya kahit nasa bahay siya, hindi may buksan niya yung tablet niya, pwede niyang i-on, i-off yung kanyang irrigation, or pwede niyang gawin automated base sa model. So, napag-ilabangan kami doon. Pero mga planta doon, mga naka-pickup yan, dalagalawang gaganda yung pickup. Now, ito yung mga extension workers na they're much in close contact with the planter. Kilala sila nung planter at extension worker. Kasi yung iba sa atin dito, minsan madalang malabas ng field, minsan kilala nung planter. This is Dr. Ilaw ko na third. Kasi kasama ko na. So yung system is on by visa. No? Pag gano'n yan, may mga bulb. Ito yung kabulb niya. Gagalaw yan. No? Pagka inoon doon sa tablet, gagalaw yan. I-open niya or i-close yung system. Ito yung buga naman ng tubig doon sa outlet. Now, it's also important to monitor kung saan ang pupunta na yung tubig mo. Dahil kung walang leakage, yung inyong paro, tuloy-tuloy yun, no? Tapos may main kanal ka sa end part ng paro. Ngayon, itong sensor natin, yan, nakakonekta yan sa communication port din niya. Makikita mo kung andito na yung nag-detrain na tubig. Ibig sabihin, nakatagpos na siya. Mahirap kasing puntahan yung dulo ng farm mo. Normally kasi, mga 300 meters o 400 meters yung haba ng paro. Hindi ka mukha sa atin na mga 20 meters lang o 50 meters lang yung paro mga haba. Ito may hundreds of meters ang paro nyo. So, naibibigay din ang information doon sa planter kung andito na yung nagdedrain na tubig. And this drain water goes to pans, no? Yung pan na ito, para ma-reuse din. So, yung automated power irrigation. Pwede rin ito sa corn. O kahit saan na row crop. Pwede rin. Now, ano ba ito? Kanina, may plastic cup lang. Ito, may extension naman na. Meron pang nakalagay ng medias yata sa dugo. Kasi malakas yung discharge, nahuhukay niya yung lupa. So, di ba, pag napag-aralan natin sa energy, pagka tumatakbo yung tubig sa isang pipe, habang humahaba yun, may mga friction yun, na humihina yung velocity, humihina yung energy niya. So, paglabas na, mahina na. Hindi na. Nalelesen yung impact ng tubig. Ito naman isa rin type na kanilang patubig. Ito yung traveling gun. Traveling gun, dahil kamukha ng panginang pinakita ko na sa Negros, sa halip na boom, yung 60 meters per hour, ganito kaya lang. Oh, sorry. Meron siyang gun sprinkler, malaking discharge nito. Nasa background yung
tentative on system. Ah, ito hindi pang-irrigate ito. Pang-spray. Kung mga dati, meron siyang navigation system. GPS receiver. Pero parang monster truck to. Pwede siyang dumaan kahit mataas na yung truck. Pwede siyang dumaan sa ibabaw. Pang-spray ng wind design, herbicide. Ayan. Bumababa itong wing niya. Kaya ay mataas na yung craft mo, mataas na yung elevation ko, okay pa rin napasukin yung area. So ito naman, center pivot system. Kasi ang alam natin sa center pivot system, ang patubig niya, ang pattern niya lang, ikot lang ng ikot. So ang wetted area niya, ang shape niya, bilog. Pero itong system na ito, may sariling isip yung mga bawat segment. Pwede niyang iliko-liko. No? Kasi ang problema ng center pivot, isang shape lang, paano kung nasa sulok yung iba, hindi makapatubigan. Pero ito, parang umi-stretch na lumi. So, yun o, no? May angle pa, kumakanto pa. Nandito kataas yung kanilang center pivot. No? Gulong pa lang kasi taas ko na. Then we have the solar power pumping system for drip irrigation. Uso na ngayon yung solar pump. Sabi ni Secretary Piñon. Nag-put up siya sa Mlang, Cotabato. Pinuntahan pa namin yun. Yung solar pump na dinevelop ng kanyang kaibigan na taga-US. Kung ilang million yun. But their program is to expand the solar pump sa country. Yung kasing libreto sa na probinsya at agriculturist na never seen na. Nagkapwento kami, naghahanap daw, pinahahanap daw siya ng 50 hectares na magkakatabing farm. Rice lang na natin. Kasi magpuputap daw ng solar pump. Nataging seryoso ang gobyerno natin sa pagpuputap ng solar pump. For education. Now, what we have seen is a farm using solar system to operate yung kanyang pump. Okay. Ito yung kanyang, ito yung head control unit ng drip. No? Ito yung kanyang mga filter. Andito rin yung kanyang fertigation equipment. Ito yung pump na malaki, kaya lang ito nakakapit sa grid. Pero meron siyang pump, yun, nasa well, submerged pump. Submersible pump yun, na nagpapatakbo yung solar panel. So, yung kanyang mga drip lines, nakapailalim din below ground. Cellphone, doon din nag-ooperate. Alam nga rin yung mga data sa farm field niya. So, hawak din ng farmers yung technology. Yun yung sinasabi ko. Sila na, ang nasa kanila na ang technology. So, ito yung crop stand ng drip irrigated sugarcane. Walang kadamunan. Dahil bago dadamunin niya, nasa ilalim yung tubig. Walang damunin papasok sa ibabaw. And they can have up to 7 raccoons nung kanilang, kaya sulit yung investment. Kasi baka hindi mo na makapakinabangan yung drip line pagka nire-retrieve niya nasa ilalim niya. So, kompleto sila ng info. No? Pati yung mga mapping nila ng kanilang system, ng kanilang farm, andun. Pati kung saan nakalagay yung kanilang mga drip lines, ang mga main line. Well, they are very well informed. Okay. Yeah. So, meron tayong center pivot, meron tayong automatic furrow, meron tayong solar drip irrigation system. Ito yung panguli na section ng aking presentation. Mahilig tayo sa picture-picture. Pero gusto ko napakita, meron silang University of Southern Queensland, NCEA, National Center for Engineering
in agriculture. Kasi kami ho, agricultural engineering kami ang aming course. Yung BS ko, eh, dito pala, parang nasa ilalim ng agriculture yung engineering, parang application ng engineering sa agriculture. Ang bang ginagawa? Kanilang mga thematic areas ng center, irrigation and water management, sustainable soils and landscapes, precision agriculture, energy conservation and management, automation, robotics, and machine vision. Eh, mas marami ko yata yung babaeng PhD doon kaysa lalaki sa aming visit. No? Sila yung nagde-design ng mga robotic system. Sila yung sinasabi na nagde-design na i-determine kung yun ay weed o crop. Minomonitor nila sa taas yung growth ng crop. Sinasamilit nila yun. Yung parang remote sensing din niya. Sa saan lugar sa ano. So, merong, ano bang benefits ng kanilang research? 90% yung nakukuha nilang efficiency, no? So, yung nitrogen management through controlled traffic, naayos na nila yan. Ito sinasabi ko yung weed sensing technology. Kung nasa yung damo, doon lang ang spray. So, and then, using alternative energy options. Yung mabalik tayo dito, sabi ko nga, concern ang mga Australiano sa environment. Sabi nila, yung mga activities sa sugarcane industry, nakakasira daw yan sa quality ng tubig dun sa Great Barrier Reef. So kaya nag-glad sila ng pondo, nag-glad sila ng organization para siya mag-focus dun. Para mabawasan yung application ng fertilizers, chemicals sa mga farm without sacrificing, of course, the yield ng farmers. Kasi magre-reklamo yung farmer. Meron silang mga organization doon, including Coca-Cola, handling corporate responsibility daw. Okay. So, ito yung isa namin ito yung host namin sa center, si Dr. McCarthy. Siya nag-present sa amin ng ginagawa nila. Okay, now automation. Medyo technical. Punta na ngayon kung sa technical. So, magsimula sa sensor, papunta sa control strategy, and then yung real-time. Ano dito yung real-time irrigation and fertilizer adjustment. Kasi nga, kung sensor ka, nakikita ng information, yung spatial distribution ng moisture content dun sa paddock. So, kung may information na nun, alam mo tayo kasi ang target natin, pare-pareha siya ng moisture, ma-maintain mo yun para yung pag-grow ng sugarcane, pantay-pantay din. So, meron namang mga models na ginagamit para malaman mo, kasi papapasok rin yung paro, no? Remember yung paro irrigation natin, papasok ng tubig sa headland, papunta sa tailing. Pagka masyado mataas yung opportunity tayo maglagay ng tubig, may marami ka ng runoff, tuloy-tuloy pa rin yung patubig mo. So, mabababa ang efficiency mo. Sa paro irrigation kasi kailangan minimize mo yung runoff, at saka yung percolation losses, hindi percolation na below root zone. Ang shape naman kasi niyan, habang nagpapatubig ka, habang tumatagal, mas marami kang tubig na ipapasok dun sa bungad ng paro, sa headland. Papunta dun sa dulo, mas kukonti. So, may shape na kukonti yan. Kailangan ma-determine mo kung saan ka magka-cut-off. Yung cut-off time mo. Para ito mo doon, ilipat mo na naman yung pasok sa ibang paro. Pag humaba yung cut-off time mo, mas marami kang runoff na mag-generate, which is not good, no? Sa management ng irrigation. So, meron silang gumagamit sila ng mga models.
considering yung discharge, considering yung dimension of furrow, considering yung soil hydraulic characteristics. Okay. Then also, ito yung real-time adaptive irrigation control. Meron kang mga information, meron ka ditong control strategy, mapasok mo dyan. Ngayon, yung mga hardware mo naman, siya mag-a-adjust mga variable rate ng delivery ng water. Okay, whether it's furrow, surface irrigation, or whether it's spray or central pivot. Dito sa atin, meron naman na similar na activities, searches, na sa simulation, magamit ng mga weather data. Kaya nga lang sa mga naglagay-lagay ng mga automated weather station. You know? Tapos ito, i-link nila yan sa crop yield models. No? Kaya lang kasi meron ka rin predicted weather occurrences. Kailan buulan ang temperature nito. Kung tama yung simulation mo, ipapasok mo yung simulation mo dun sa crop yield model. Magkakahalo siya na doon. Crop, soil, crop, weather model. So, kaya yung crop models mo, yung sinasabi niya na pag binigay mo yung ganitong irrigation amount, ganito yung magiging crop response. So kung tama yung iyong model, so alam mo na agad, meron ka ng potential yield mo, marireach mo yun kung susundin mo yun. Kung kaya mong i-apply yung right amount of water at the right time. Then doon lang naman kasi ang ating target sa irrigation management. Delivering the right amount of water at the right time. Dinagtungan pa namin at the right place. Baka kasi kung doon sa walang tanim, doon mo nilalagay tubig mo. Wala rin. Tatuloy yun. Okay. As researchers, kailangan bukas natin, isip natin, dito tayo sa farm, makita natin ang problems ng farmer para makapag-isip tayo what should be the solutions. So that we can improve farming operations, mabawasan ang losses, karoon tayo ng efficient utilization ng resources, yun yung mag-translate sa mas malaki ang kikitain ng farmers, tataas ang income, no? Tataas pa ang ating yield, contribute sa magandang food security. And I think that's all for this morning. Thank you po.